Ang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ipapakita natin sa inyo kung paano natin i-update o i-sync yung i-loading system ng ating piso Wi-Fi powered by Fox i-loading. So, unang gagawin nun natin, i-connect natin yung ating mobile phone sa ating piso Wi-Fi. So, kung anong pangalan ng inyong piso Wi-Fi, doon natin i-connect. Kalimbawa, dito sa Melty House. So, connected na tayo. So, ang gagawin natin is punta tayo sa system, which is 10.0.0.1/admin. So, type nyo lang yung username nyo and then yung password. Username admin. Nasa inyo yan kung ano yung username nyo. Kung binago nyo ba o hindi. And then log in. Admin, then log in. So, punta tayo sa menu dito. Then, punta tayo sa i-loading. And then, products. Then, pagdating sa products, makikita natin itong sync products from server. So, i-sync ko natin. Ayan. Magda-download ho yan ng data from server para may sync. Yun. Iload product successfully sync from server. So ngayon, dito rin natin pwedeng palitan yung mga markups ng ating products. Halimbawa dito sa GCash in, pindutin natin yung GCash in. So ito yung mga GCash na available sa ating system dito sa ating piso Wi-Fi. So halimbawa itong 5 sa akin, kasi tinatanggal ko na itong 5 pesos na GCash, kasi wala namang magpapa GCash ng 5 pesos. 10, so iniiwan ko lang is yung 50, minimum of 50, depende sa inyo. So halimbawa aksidente nyong na-delete, pwede nyong i-sync ulit dito sa sync products from server para maibalik. Kung ano human ho yung na-delete nyo rito, i-sync nyo lang ulit sa server para maibalik. So halimbawa, yung ititira natin is 50 pesos na lang. Ayan. Delete natin yung iba. So ito, 50 pesos na lang. So dito, pwede nating baguhin yung markup. At saka meron itong safety net itong ating system, na hindi pwedeng, halimbawa, aksidente nating na palitan itong price instead of 50 pesos, itong halimbawa GCash 40, instead na 40, na ilagay natin yung 40, so wala nang patong, hindi pwede. Halimbawa, edit natin GCash 40, ang price niya is 40 pesos. So yung markup natin dito is 10 pesos. Yung markup natin. Titingnan natin na ito yung 40 pesos, keyword GCash 40, and then yung price is 50. So yung patong natin is 50 pesos. So, pwede nating gawing 48, halimbawa. So, dito, edit lang natin. Itong dito sa price niya, gawin nating 48. Okay, and then save.
So ito na ho, nagiging 48 na yung presyo. So dito lang tayo mag-edit. Pindutin lang natin kung anong products yung gusto nating baguhin yung markup. Ito, halimbawa, GCash in. So dito, pwede nating i-edit dito. Ganon din dito so, yeah, sa iba. Sa ibang products. Sa Globe, Smarts, Sun, TNT. Ganon din ho. Dito sa dito. Halimbawa, TNT. Ito yung mga markup. Ito. So, ang top up is 3 pesos, 4 pesos. So, pwede ho nating baguhin yan. Depende sa inyo. Depende sa inyo kung babaguhin nyo o hindi. So, ito lang ho. Napakadali lang. So, punta lang tayo. Ulitin ho natin. Punta ho tayo dito sa ating system. Dito sa ating menu. Dito. Then, dito ho tayo sa e-loading. Then, products. Ayan. Then, pwede nating i-sync products from server. Then, i-check natin dito. Kasi ang maximum ng GCash natin is 1,000. So, pag meron ng 1,000 dito, ibig sabihin, nakasync na yan sa server natin. Ayan. Ayan.